Sobrang kulay ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, limitado lang at punit-punit ang pag-aaral natin tungkol nga dito. Ang nakakatawa, parang yung ibang senador at ibang kongresista gusto nang palitan ang pangalang Pilipinas. Gusto nila itong gawing Maharlika. Lupit no, parang ganun lang kadali yun. Teka muna, kung ang Pilipinas, mga Pinoy ang nakatira, ano naman kayang itatawag sa atin kung mapalitan na ng Maharlika ang Pilipinas? Lika? Mahar? Harlik? Lupit. Bago pa man tawaging Pilipinas ang bansang kinatatayuan mo ngayon, ang bansang kinaupuan mo ngayon, kaya naman ang bansang kinahihigaan mo ngayon, at bago pa man bansagang Pinoy o Noypi ang mga kababayan mo, ay napakarami ng bumisita sa ating bansa at nagbigay ng kani-kaniyang mga pangalan o bansag sa pulupulong isla ng bayan natin. Tulad halimbawa ng pinakasikat na dating pangalan ng Pilipinas, ang Las Islas Pilipinas. Ibinansag o ipinangalan sa ating bansa ito noon ng Espanyol na manlalakbay na si Ruy Lopez de Villalobos noong dumaong ang kanilang barko sa baybayin ng Samar at Leyte noong 1543. Hinangon niya ito sa pangalan ni King Philip ng Espanya na naging hari nga ng Espanya 13 taon matapos may pangalan sa kanyang Pilipinas. At ito na nga ang naging pundasyon ng kasalukuyang pangalan ng Pinas ngayon, The Philippines, Pilipinas. Pero bukod kay Ruy Lopez de Villalobos ay binansagan din ng Pilipinas dati ng Las Islas de San Lazaro. Kasi nga bukod sa huli ay may mga nauna pang mga manlalakbay o mandaragat ang nakarating dito sa Pilipinas o naligaw dito sa pulong-pulong mga isla natin dahil sa paghahanap ng panibagong ruta upang mas mapadali ang kalakalan sa iba't ibang mga bansa. Isa na dito si Ferdinand Magellan na isang Portuguese na tagapaglingkod naman ng Espanya na nanggaling pang kabilang panig ng Atlantic Ocean ay tinawid ni Magellan ang karagatan ng Pasipiko at hindi nga naglaon ay dumaong nga sa pampang ng Homonhon Samar noong 1521. At alam nyo ba na bilang bonus trivia ay dito na nagsimula ang Kristyanismo sa bansa. Dito itinayo ang pinakaunang crucifix sa burol ng isla at bininyigan nila ang lugar na iyon bilang Las Islas de San Lazaro. Siyempre, turog na turog naman, hango sa pangalan ng isang santo. Pero siyempre, hindi naman magpapatalo si Ruy Lopez de Villalobos dahil bukod sa Samar at Leyte ay dumaong din siya sa iba pang mga isla dito sa atin. Akalain mo ba namang makarating pa siya sa Mindanao? At bininigan niya ito bilang Caesarea Caroli na hinango naman sa pangalan ni Charles I. Pagkatapos nito ay nakarating naman siya dun sa Sarangani Province at tinawag niya itong Antonia. At ang mga maliliit na pulo naman sa pagitan ng Samar at Leyte ay tinawag naman niyang Tendaya. But wait, there's more mga kosa. Dahil bago pa man makatungtong sa Pinas ang mga Espanyol, Portuguese at mga taga-Inglaterra, ay nauna na ang mga Chinese dito sa atin upang makipagpalitan ng kalakal sa mga katutubo nating mga Noy Pinoon. Kung kaya naman syempre ay nauna na silang nagbigay ng bansag sa bayan natin. Tinawag nilang Lisung ang malaking isla ng Luzon ngayon na hango sa Lusong na isang kagamitan naman noong unang panahon pa para paghiwalayin ang bigas sa ipan nito. Binga ng isang sikat na rapper. Balay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Na na-adapt naman ang mga Espanyol noon at presto isinilang ang Luzon. Okay. Bukod sa Lusong ay tinawag rin ng mga ngalakal na Chino ang Pilipinas bilang Mai o Mayi. Alam nyo ba na ito na yata ang naitalang pinakamatanda kung hindi man pinakauna ha, na pangalan ng Pilipinas. Naitala ito sa isang sinaunang dokumento ng Song Dynasty sa China noon pang taong 971. Na ayon nga sa kasulatan, ang Mai o Mayi ay pulupulong grupo ng mga kalupaan na matatagpuan naman sa South China Sea sa bandang taas ng Borneo. Nagtataglay daw ito ng bulubunduking kalupaan, mayamang kagubatan at mayroong mainit na klima. Na sumasakto naman talaga sa description ng bansa natin. Take note mga kosa, magpasa hanggang ngayon ay walang makapagtukoy kung saang parte ng Pinas ang tinatawag na Mai o Mayi. Totoo lang ha, feel ko lang sa Palawan. Nga, may record din ang Brunei patungkol nga sa Mai. At alam niyo naman ang Brunei halos sumahalik na sa Palawan. Pero sabi ng karamihan sa Mindoro daw ito. Na lumang pangalan naman ng Mindoro ay Mait. Iba naman ay tinatantyang nasa Bulacan o sa Laguna ang Mai. Bukod sa mga pangalang Las Islas Pilipinas, Las Islas de San Lazaro, Caesarea Caroli,
Liusong at Mai o Maye ay napakarami pang mga naglutangang mga dati ng pangalan ng Pilipinas. Katulad halimbawa ng Maniolas na itinawag sa Pilipinas ng isang taga-Roma na si Claudius Ptolemy. At ayon nga sa datos niya, tas ay grupo ng mga isla na matatagpuan sa katimugang bahagi ng karagatan ng China. Tinawag din ni Ibn Battuta na isa namang mandalakbay galing Morocco ang Pilipinas bilang Tawalisi na pangalan din naman ng isang kaharian dito sa Pilipinas noong makarating nga siya rito. Ang Tawalisi ay pinamumunuan ng isang babaeng mandirigmang Pinoy o Pinay na walang iba kundi si Tantananen Urduha. Ito na. May mga historian din na naniniwalang ang Pilipinas ay ang mismong upir na binabanggit nga sa Biblia kung saan na pinasyalan ni Haring Solomon at ang tropa nitong si Haring Hiram na sinasabing pinanggalingan ng napakaraming kayamanan ng dalawang hari. Wow, to the highest level pa lang Pilipinas ang history natin. Pag hindi ka pa mabilib sa Pilipinas, ewan ko na lang. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan ng video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.